Palubog na ang araw at patuloy pa rin sa paglalakad ang grupo kaya halos mawala na ang mga ito ng lakas. Pero dahil kailangan nilang mahanap ang Phoenix ay wala silang ibang pagpipilian. Nagtalo pa sina Jenki at Ham dahil para kay Ham ay baka mali na umano ang direksyong tinatahak nila habang naninindigan naman si Jenki na sundin ang sinabi kanina ng Gaia Stone na pahilaga. Inawat ni Suezo ang mga ito at sinabing ipaubaya na iyon sa kanya at sinabing mag-concentrate lang ang bawat isa at gamit ang kanyang kapangyarihan ay magti-teleport sila sa kinaroroonan ng Gaia Stone. Pumayag ang anim kaya ginawa nila iyon. Nung una ay umabante lang sila ng nasa ilang kilometro at ilang beses pang paulit-ulit na ganoon ang nangyari hanggang sa lumubog na ang araw pero hindi pa rin sumuko ang grupo. Maya-maya pa ay nakarating na si Durahan kay Mo upang ibigay umano dito ang Gaia Stone pero nang kukuhanin na iyon ni Mo ay bigla itong inatake ni Durahan. Nilabanan ito ni Mo kaya pinutol ni Durahan ang mga cable ng final gate at saka tumakas. Pilit naglakad si Mo para sundan si Durahan. Hinarap ni Durahan si Mo hanggang sa dumating na ang mga tapat umano nitong hukbo pero siya ang inatake nito. Doon lumitaw si Lilam na nagtraidor kay Durahan dahil alagad na ang mga ito ni Mo. Sinabi rin nito na lahat ng nasa sasakyan nila kasama ang mga koleksyon ni Durahan ay sinira niya na. Galit na galit si Durahan habang ipinapakita ni Lilam na hawak niya ang Gaia Stone pero bigla itong natawa dahil peking bato ang hawak ni Lilam. Umalis na sa lugar si Durahan dala ang totoong Gaia Stone pero ipinangako ni Lilam kay Mo na kukuhanin niya iyon. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin mag-teleport ng grupo ngunit bigo pa rin ang mga ito. Gayunpaman, determinado at hindi pa rin sumuko ang mga ito hanggang sa makarating sila sa sasakyan ni Durahan at doon nila nakita ang Gaia Stone. Nakiusap si Holly na ibalik iyon sa kanila nang biglang may umatake sa sasakyan at sinabing isuko na umano ang bato. Habang nakatoon pa ang pansin ni Durahan sa mga alagad ni Mo ay sinamantala ni Jenki ang pagkakataon upang atakihin ito pero nang tumalsik ang Gaia Stone ay si Lilam ang nakakuha nito. Doon ginamit ni Durahan ang kanyang armas upang pigilan si Lilam at bawiin ang bato. Bago pa sumabog ang sasakyan ay hinarap na ng grupo si Durahan at gamit ang cannon attack at pagkakaisa ay nagawa nila itong talunin. Kukuhanin na sana ni Holly ang Gaia Stone pero bigla itong inatake ni Lilam at siya ang kumuha sa bato. Bago umalis ay sinabi nito na 5 minuto na lang at sasabog na ang sasakyan. Hindi sumuko ang grupo at pinagtulungan nila si Lilam pero nakuha ng masamang halimaw ang bato at wala silang ibang nagawa kundi takbuhan ang bumulusok na apoy sa loob ng sasakyan. Gamit ang kapangyarihan ni Suezo ay nagteleport muli ang grupo bago patuluyang sumabog ang sasakyan. Hindi man nila nabawi ang bato ay natalo naman nila si Durahan at magpapatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakbay gamit ang paniniwalang sa hilaga ang direksyon nila. Makalipas ang ilang araw ay narating nila ang malamig na parte pahilaga hanggang sa makita na nila ang bundok ng Kairos na natanaw nila noon mula sa lumulutang na kastilyo ni Mo. Ngayong natalo na nila si Durahan ay si Mo na lang ang haharapin nila, ngunit nag-alala si Holly na baka nagamit na umano ni Mo ang Gaia Stone. Gayunpaman, nangako si Jenki na ibabalik nila ang ama ni Holly sa dati kaya nagpatuloy na ang mga ito. Sinimulan na ngang gamitin ni Mo ang Gaia Stone kaya naghilom na ang mga sugat nito habang unti-unti namang naglalaho ang bato. Hanggang sa tuluyan nang nakompleto si Mo bagay na ikinatuwa nito. Dahil hindi na matiis ng grupo ang sobrang lamig ng panahon ay naisip nilang maghanap muna ng masisilungan hanggang sa marating nila ang isang nayon. Inisip nilang masasamang halimaw ang nakatira doon nang biglang lumitaw sa likod nila si Jill na taga roon sa nayon. Sinabi nila kay Jill ang tungkol sa paghahanap nila sa Phoenix pero natawa lang ito at sinabing isa lang iyong alamat at hindi totoong may Phoenix. Hindi naniwala ang grupo dahil marami rin umanong nag-akala na alamat lang si Mo pero totoo iyon kaya maaaring totoo rin ang Phoenix. Hindi na nagsalita pa si Jill tungkol doon at inalok na lang ang grupo na doon na magpalipas ng gabi. Binigyan niya ng pagkain ang grupo bagay na ipinagpasalamat ng mga ito at pagkatapos kumain ay ikinuwento niya sa mga ito ang nalalaman niyang alamat tungkol sa Phoenix. Isang lumang istorya tungkol sa pagsamba ng kanilang mga ninuno kay Pincho, isang malaki at marangal na ibon na itinuturing nilang espiritong tagapag-alaga ng nayon. Tahimik noon sa kanilang nayon ng isang araw ay atakihin iyon ng nakakatakot na halimaw na tinatawag na Skullface. Dahil sa laki ng halimaw ay wala silang kalaban-laban at doon dumating si Pincho upang protektahan sila. Natalo ni Pincho si Skullface at nang malaman na kaya ito umatake sa nayon ay dahil sa sobrang gutom, sinabi ni Pincho na siya na lang ang kainin ni Skullface bagay na ipinagtaka nito. Doon sinabi ni Pincho na sila ay magkakapatid sa takbo ng buhay na naninirahan sa malawak na ilang na iyon kaya natural lamang na tumulong sa isa't isa sa oras ng pangangailangan. Dahil sa sinabi ni Pincho ay nalinis ang kalooban ng nooy masama na si Skullface.
Iyon umano ang bersyon ng nayon na iyon sa maalamat na Phoenix. Naantig ang puso ni na Holly sa kabayanihan ni Pincho habang napatanong naman si Ham na kung si Mo ba si Skullface ay kung ganoon din daw ba ang mangyayari. Para kay Jenki ay maaaring malinis din ang kalooban ni Mo, bagay na hindi naman sinang ayunan ni Suezo dahil hindi umano marunong lumaban ng patas si Mo. Para kay Ham ay tama si Suezo lalo na at hindi pa nila natatagpuan ang Phoenix. Napatayo si Jenki at naisip na kung muli nilang mabuhay ang Phoenix at matalo yun si Mo ay may pag-asang bumangon muli ang masama nitong kaluluwa sa hinaharap. Tumayo si Jill at niyaya ang grupo patungo sa isang lugar na kinamanghaan ng mga ito dahil nakita nila ang Phoenix. Tuwang-tuwa ang grupo at doon sinabi ni Jill na matagal na iyong naroon at alam niyang iyon ang maalamat na Phoenix, kaya sigurado siyang kapag nalaman ni Mo ang tungkol doon ay wawasakin iyon ng halimaw. Nakumpirma ni Jill sa pamamagitan ng mata ng mga ito na ang grupo na nga ang muling bubuhay sa Phoenix na siyang magdadala muli ng kapayapaan, kaya napagdesisyonan niyang isama na ang mga iyon doon. Samantala, sinubukan ni Mo na magpakita sa araw at laking tuwa nito nang hindi na siya nalulusaw sa liwanag nito. Palaisipan naman kina Jenki kung paano nila mabubuhay muli ang Phoenix, kaya sinabi ni Jill na siguro, katulad ng kaluluwa ni Mo na nanirahan noon sa katawan ng iba ay ganun din ang kaluluwa ng Phoenix, o maaari ring nasa isang hindi pa isinisilang na disk stone, o nasa isang buhay na halimaw. Dahil doon ay tinanong ni Jenki si Holly kung wala ba itong kakaibang nararamdaman tungkol sa kinaroroonan ng kaluluwa ng Phoenix, kaya sinubukan nitong mag-concentrate pero si Mo na kanyang ama ang nakita nito. Sinabi ni Holly na parating si Mo at kumpleto na ang pagsasanib ng kaluluwa sa katawan nito. Dahil doon ay sinabi ni Jenki na kailangan nilang lumayo sa lugar upang hindi makita ni Mo ang katawan ng Phoenix. Mabilis na tumakbo ang grupo, ngunit bigla nilang nakasalubong si Mo. Inarang sila nito at sinabing tatapusin niya na ang grupo bago pa mahanap ng mga ito ang Phoenix, pero isinigaw ni Moki na nahanap na nila iyon, kaya pilit inalam ni Mo kung nasaan iyon. Habang nag-iisip ng paraan ay inasar muna ni na Jenki si Mo, at nang maisip ni Ham na tatakbo sila papunta sa kagubatan sa kaliwa ay agad na kumilos ang grupo. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay inatake na sila ni Mo. Maya-maya pa ay naramdaman nito na nasa malapit lang ang Phoenix, hanggang sa matukoy ni Mo ang kinaroroonan nito. Agad na sumugod ang anim upang pigilan si Mo, ngunit hindi tumalab dito ang kapangyarihan nila. Kinulong ni Mo si Jenki upang tapusin nang biglang dumating si Pixie para iligtas si Jenki. Kasama rin ito sina Falcon at Blue Mountain at doon inilipad ng mga ito ang anim. Ipinaalala ni Pixie kay Jenki sina Horn, Alan, Eddie at Jim na nakikipaglaban din umano sa mga masasamang halimaw sa iba't ibang lugar. Natuwa si Jenki sa kanyang nalaman, kaya mas lumakas ang loob ng mga ito na talunin si Mo. Gamit ang kanilang pinagsama-samang kapangyarihan ay inatake nila si Mo na siyang nagpabagsak dito. Ngunit dahil wala umanong makakatalo sa kanya ay muling bumangon at umatake si Mo at nagawa nitong mapabagsak ang ilan sa mga dragon. Dahil doon ay sinabi ni Jenki na makakabuti kung aatres muna sila, pero sa pag-alis ng grupo ay nakaakma na naman ang pag-atake si Mo, kaya hinarap ito ni Pixie. Sa kasamaang palad ay walang nagawa si Pixie, kaya sinubukan itong iligtas ni Blue Mountain. Galit na galit si Blue Mountain, kaya sinabi ni Ryger na itigil iyon sapagkat iyon ang mas lalong nagpapalakas kay Mo. Dahil doon ay ipinaalala ni Mo kay Ryger kung paano umano nito pinatay ang kapatid niya, kaya maging si Ryger ay nagalit na rin. Mas pinahirapan pa ni Mo si Pixie, kaya lumabas na ang galit ng lahat hanggang sa isigaw ni Holly na itigil na iyon. Pinakiusapan nito ang kanyang ama, pero sinabi ni Mo na matagal nang nilamon ng kasamaan niya ang ama ni Holly at ngayon ay napupuno na rin iyon ng galit at kasamaan. Dahil sa narinig ay nagalit na rin si Holly, bagay na ikinatuwa ni Mo at saka muling sinaktan si Pixie. Doon nilamon ni Mo ang galit ng mga ito nang biglang may maramdaman siyang kakaiba hanggang sa mabitawan niya na si Pixie. Iniisip ng grupo na sinusubukang kontrolin ng masamang kaluluwa ang lahat, at kung ganoon nga ay ibig sabihin wala ng kalaban o kakampi para kay Mo at sisirain na lang nito kung alin ang nais nito. Maya-maya pa ay bumalik na si Mo sa bundok ng Kairos, kaya agad na kinumusta ng grupo si Pixie. Tumating din si Jill at sinabing dalhin si Pixie sa kanyang lugar. Nang makita ng masamang halimaw si Mo ay tuwang-tuwa ito, ngunit bigla siya nitong inatake, pati na rin ang lumulutang na kastilyo. Dahil doon ay inatake na rin ng mga ito si Mo, pero wala silang nagawa sa lakas ng kapangyarihan nito. Samantala, sinabi ni Falco na pupunta sila sa bundok ng Kairos, kaya ipinagbili ni Ham na kung sakaling naroon ang Final Gate ay baka magagamit nila iyon upang muling buhayin ang Phoenix. Dahil sa malubhang kalagayan ni Pixie ay sinabi ni Blue Mountain na maaaring mamatay iyon, kaya nagtanong ito kung mayroong dambana sa lugar na iyon.
Sinamahan sila ni Jill pero nag-alala ang grupo sa nais gawin ni Blue Mountain ang makipagsanib kay Pixie upang mailigtas ito dahil kapalit niyon ay maaaring mawala ng pagkakakilanlan si Blue Mountain. Gayunpaman, hindi na iyon inisip ni Blue Mountain at itinuloy pa rin ang nais bagay na nagpalungkot sa grupo. Habang isinasagawa iyon ay sinabi ni Blue Mountain na hindi niya makakalimutan ang lahat at nagpasalamat sa mga ito. Maya-maya pa ay nabuhay na muli si Pixie bilang Venus. Nagtaka ito kung ano ang nangyari nang bigla nitong mapansin na nagbago ang hitsura niya kaya agad nitong hinanap si Blue Mountain. Doon sinabi ni Holly ang naging desisyon ni Blue Mountain bagay na ikinagalit ni Venus pero sinabi ng grupo na iyon ang bili ni Blue Mountain. Naluha na lang si Venus at nang mapatakan nito ang palatandaan ay naglaho na ito. Habang nakatingin kay Venus ay naisip ni Holly na baka dahil sa pagsasanib ay nabuhay din ang kaluluwa ng Phoenix sa katawan ng ibang halimaw. Napalingon siya kay Jenki habang sinasabi nito kay Jill na tumakas na dahil hihintayin pa nila ang pagbabalik ni na Falcon. Nang makarating si na Falcon sa bundok ng Kairos ay patuloy pa rin ang pamimansala ni Mo at nadat na nilang sira na ang final gate. Nagsalita si Monolith at sinabing wala na rin ang Gaia Stone. Dahil aatakihin sila ni Mo ay nagmadali sa pag-alis si na Falcon kasama si Monolith na dinala nila papunta sa grupo. Sinabi ni Falcon ang tungkol sa nangyari sa Final Gate at Gaia Stone kaya nawalan ng pag-asa si Golem pero iniisip ni Jenki na baka may iba pang paraan. Doon sinabi ni Monolith na ipapaliwanag niya sa grupo ang lahat kaya pinag-concentrate niya ang mga ito. Ibinalik sila ni Monolith sa sinaunang digmaan noong nagharap si Mo at ang Phoenix. Tinigop ng Final Gate ang enerhiya mula sa isa sa ilang Gaia Stone at doon naghiwalay ang katawan at kaluluwa ni Mo. Kasabay niyon ganoon din ang nangyari sa Phoenix pero nahati ito sa lima at tumama sa limang magkakaibang Disc Stone. Nagulat ang mga ito sa kanilang nalaman habang inisip naman ni Moki na silang limang halimaw na iyon. Natawa na lang si Ham at Suezo at sinabing nagkataon lang iyon ngunit laking gulat ng mga ito nang sabihin ni Monolith na hindi iyon nagkataon dahil itinuro ng Gaia Stone kay Holly ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay ginabayan sila nito upang makilala si na Falcon, si Monolith, at ang iba pa. Ang mga iyon ang nagbibigay sa grupo ng karanasan upang mapapaunlad nila ang karakter ng Phoenix. Hindi makapaniwala ang limang halimaw na nasa kanila ang kaluluwa ng Phoenix. Nakita nilang sinasadya ni Mo na gamitin ang magma sa ilalim ng bundok ng Kairos para hatiin ang mundo at masira ang lahat ng bagay na may buhay. Hindi yun pwedeng hayaan ng grupo pero nag-isip ang mga ito kung anong magagawa nila ngayong wala na ang Final Gate at ang Gaia Stone. Doon sinabi ni Monolith na kailangan lang nila ng lakas ng loob dahil iyon ang magiging kapangyarihan nila. Ang Gaia Stone ay gawa ng tao at hindi yun mabubuhay muli ang Phoenix dahil ang kailangan ng Phoenix ay purong lakas ng loob na natural na nakuha sa pamamagitan ng karanasan. Sinabi rin ni Monolith na malaki ang ambag ni Jenki sapagkat ang lakas ng loob nito at ang pagmamahal sa mga halimaw ang pinaggagalinggan ng lakas ng loob ng mga ito. Maya-maya pa ay sumabog na ang bundok ng Kairos kaya sinabi ng lima kay Jenki na oras na para pagsamasamahin sila upang mabuo ang Phoenix. Ngunit naiyak si Jenki at sinabing hindi niya magagawa yun sapagkat hindi niya kakayanin kung hindi niya na makikita muli ang lima. Doon ipinaalala ni Ryger ang sinabi noon ni Jenki na tatapusin nito si Mo upang bumalik ang mapayapang mundo at naniwala siya sa sinabing yun ni Jenki kaya sumama siya sa paglalakbay na ito. Ganun din ang sinabi ni na Golem at Ham, dagdag naman ni Suezo na kung Phoenix ang magiging kalalabasan nilang lima ay hindi nila iyon pagsisisihan. Dahil sa sinabi ng lima ay nakumbinsi rin ng mga ito si Jenki kaya agad na nila yung sinimulan. Nakita ni Mo ang liwanag na dulot yun kaya lumipad ito palapit. Dahil nagsisimula pa lang sina Jenki at ang limang halimaw ay ang grupo muna ni na Falcon at si Venus ang siyang humarap kay Mo. Nakita ng ibang mga halimaw ang liwanag kaya tumulong rin ang mga ito hanggang sa magpaalam at magpasalamat na ang lima kay Jenki at doon na muling nabuhay ang Phoenix. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagharap ang dalawang ito ni Mo. Tumulong sina Jenki sa laban ng mga ito hanggang sa mapabagsak ng Phoenix si Mo. Doon na nagsimula na magdikit ang katawan ng mga ito hanggang sa maglaho na silang dalawa. Kasabay niyon ay ang pagbabalik ng mga masasamang halimaw sa pagiging mabuti pati na rin ang pagbalik ni Jenki sa totoo nitong mundo. Gayunpaman, masaya pa rin si Jenki dahil nagawa niya iyon. Habang tumatakbo pa uwi sa kanila ay naaalala niya ang masasayang alaala nilang magkakasama hanggang sa mapahinto siya dahil sa sobrang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga kaibigan sa Monster Farm. Habang umiiyak ay bigla siyang napatayo dahil narinig niya ang boses ng mga iyon na pinalalakas ang loob niya. Muli ay nagpaalam ang mga ito kay Jenki at sinabing magkikita pa sila at hihintayin nila ang araw na iyon. Napangiti na lang si Jenki at nagpatuloy sa pagtakbo upang umuwi sa kanila.
Kinabukasan ay agad na umalis si Jenki sa kanila upang pumasok muli sa paaralan. Tulad ng dati, napapagalitan pa rin si Jenki ng kanyang guro dahil sa hindi nito pakikinig sa klase. Wala siyang pinagkukwentuhan ng tungkol sa naging paglalakbay niya dahil alam niyang wala namang maniniwala, pero para sa kanya ay mahalaga iyon at habang buhay niyang itatago ang mga alaalang iyon sa kanyang puso. Ngunit ang ipinagtataka ni Jenki ay sa tagal ng panahon niyang naglakbay sa Monster Farm ay 3 oras lang iyong lumipas sa totoo niyang mundo, kaya iniisip niyang mabuti na lang at walang nakapansin sa kanya doon sa eskinita. Gayunpaman, naniniwala siyang totoo ang Monster Farm. Habang tumatakbo ay napahinto siya sa tapat ng larong Monster Farm 200X at muling naalala ang mga kaibigan niya. Nakaramdam siya ng lungkot nang bigla niyang makita si Moki papasok sa eskinita. Agad niya iyong sinundan hanggang sa marating niya ang isang tindahan ng laruan. Pinasok niya ang Kotobuki Toys at doon niya unang beses na nakita ang mga ganoong card. Dahil kakaiba ay sinubukan niya iyon at sa unahang kwento ay napanood niya kung paano muling nabuhay si Mo at ang Phoenix, pati na rin ang paglalaban ng mga ito at ang muling pagbabalik ng masasamang halimaw sa pagiging mabuti. Naglaho ang kaluluwa ni Mo sa kalawakan habang muling nahati sa 5 ang kaluluwa ng Phoenix at pumunta sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos yun ay bumalik na ang kapayapaan sa buhay ng mga tao at naituloy na rin ang naudlot na sikat na paligsahan. Samantala, naglakbay naman si Holly upang hanapin ang mga kaibigan niya at ang unang disc stone na nakita nito ay si Moki. Ngayon ay muli na silang magkasama at maglalakbay sila upang hanapin ang iba pa. Nakaramdam na ng pagod si Moki pero nang maalala nito si Jenki ay nabuhayan ito at sinabing nais niya muling makita ang kaibigan. Dahil doon ay napatayo si Jenki at sinabing nais niyang bumalik sa Monster Farm ngunit hindi niya alam kung paano. Maya-maya pa ay inabot na ng ulan ang dalawa at madilim na sa daan kaya nagmadali sila upang makahanap ng masisilungan nang biglang marinig ni Holly ang boses ng kanyang ama. Sinundan nila ang pinanggagalingan ng tinig hanggang sa marating nila ang malaking tipak ng bato na umiilaw. Bigla yung tinamaan ng kidlat dahilan para mabasag ang bato at doon nila nakita ang isang disc stone. Agad iyong kinuha ni Moki pero napansin nilang palatandaan iyon ni Mo kaya inisip ni Holly na si Mo ang nasa disc stone. Doon ay nagpakita ang mga jelly na may palatandaan pa rin ni Mo at sinabing hindi pa tuluyang naglalaho ang masamang kaluluwa kaya gagamitin umano ng mga ito ang disc stone ni Mo upang sakupin ang mundo. Agad iyong kinuha ni Holly at saka tumakbo hanggang sa marating nila ang katapusan ng daan. Kumanda si Moki para makipaglaban pero ipinaalala ni Holly na nakalimutan na ulit ni Moki ang pag-atake dahil naging disc stone muli ito. Gayunpaman, sinabi ni Moki na kaya pa rin naman niyang gamitin ang Manta at Mochiki, pero pinigilan pa rin ito ni Holly at sinabing itakbo na lang ni Moki palayo ang disc stone bilang ito naman ang may kakayahang bumaba sa ganoong kalalim na bangin. Mag-isang hinarap ni Holly ang mga jelly pero hindi siya kinalaban ng mga ito bagkos sinundan lang ng mga ito si Moki. Nakarating si Moki sa sirang dambana at pinasok iyon. Nang wala na itong matakbuhan ay hinarap na nito ang mga jelly pero wala siyang nagawa kaya nakuha ng mga iyon ang disc stone upang subukang buhayin muli. Hindi nagtagumpay ang mga jelly kaya nagkaroon ng pagkakataon si Moki na bawiin ang disc stone. Pero dahil muling aatake ang mga jelly at wala na itong lakas para tumakbo ay napasigaw na lang si Moki sa pangalan ni Jenki at doon muling hinigop ng screen si Jenki. Masaya ang dalawa sa muli nilang pagkikita pero tinalo muna ng mga ito ang mga jelly at saka niyakap ang isa't isa. Maya-maya pa ay naglakad na ang dalawa palabas hanggang sa nakita na nila si Holly na naiyak na lang sa galaw dahil sa muling pagbabalik ni Jenki sa Monster Farm.